Hi everyone, welcome sa aking channel. Hello plant buddies, welcome back sa aking channel. My name is Irene from Scarlet Beneath. Today's video is about Apicius plant. Before, meron po akong video about Apicius, kung paano po siya ipopropagate. Meron po ako doon. Ang unang Apicius variety ko is, meron akong tatlong 3 varieties na Apicius. Ito yung pinakaunang Apicius ako. Noon, may video po ako nito kung paano ko po siya ipropagate. Pero actually, tatlong varieties na to, lahat ng Apicius, same lang po ang pagpropagate. Same lang po ang way na propagate nito. Itong unang Apicius variety ko, yung Pink Gator Apicius. Pink Gator. Yung kulay po niya is light pink. Pero ang care po nito is a direct sunlight yung gusto niya. Kailangan niya ma-direct sunlight para mag-bloom yung kanyang flowers. Ito na nabukol na yung kanyang flowers ito. Red ang kulay. Pero once hindi po siya na direct sunlight, nagiging light pink lang yung kulay ng leaves niya. Kaya gusto niya, kaya dinadirect sunlight ko siya para magiging dark maroon or old rose yung kanyang kulay. Lahat po ng ito is may kanya-kanyang pag-care about sunlight. Itong pangalawa naman is yung green ang kulay. Ipa-flash ko yung name niya sa screen. Ito, ang pag-care ko po dito is kailangan niya ng partially shaded lang. Kasi pag direct sunlight, ito ang mangyayari sa kanya. Pag tinatamaan siya ng direct sunlight, naninilaw at mabilis siyang malanta. Mabilis siyang mamatay yung leaves niya. Yan. Ayan. Lagi siyang nabubloom. At saka yung mga Apicius, starting bare months, yun ang kanilang pagbubloom. Yun ang time na kanilang pagdami kasi gusto rin nila ng warm or cold climate weather. Gusto nila yun. Ang kanilang texture is magaspang kanilang leaves. Magaspang na alam mo yun, parang mabalahibo ang kanilang leaves. Ito kailangan, kasi pag dinirect sunlight to, ayan, mamamatay yung maninilaw yung leaves niya. Kaya ito, nakapwesto siya sa partially shaded. Actually, tatlo sila, parehas ang kanilang pwesto doon, partially shaded. Pero itong isa lang, nadadirect sunlight ko po ito. Natatamaan siya ng sunlight. Ito hindi siya direct sunlight, partially shaded lang. Para hindi siya manilaw. Kasi ang kanyang kulay, ang kulay green ng leaves niya, nami-maintain niya kanyang pagka-green. Kasi nababurn siya, mabilis siya ma-burn pag dinirect sunlight. Kaya ayaw niya ng direct, partially shaded lang. Yung pangatlo naman is ito. Pa-flash ko rin yung kanyang name dyan sa screen. Ito naman gusto niya is direct sunlight or partially shaded. Itong kanyang leaves, sadyang ganito pag na-expose siya sa init o direct sunlight. Na parang choco brown or maroon, darker or gray, may pagka silvery at saka may green sa gitna. Ito yung halo yung kanyang kulay. Ito naman pag in-expose mo sa sunlight, lalo siya nagiging darker ang pagka brown po niya. Yan, maganda. Red din ang kulay ng kanyang flower nito. Ito silang tatlo is puro sila red. Marami pong may iba't ibang varieties ng Apicius, marami, pero tatlo lang ang meron ako. Kaya ito, ang ganda ng kanyang leaves. Yan. Ganda ng leaves. Ito hindi pa namumulaklak. Since dumating sa akin, hindi pa siya namumulaklak. Yun ang pag-care ng Apicius. Yun ang aking way na pag-care ng Apicius ko. Merong direct sunlight. Itong pink, kailangan direct. Para magiging bloom lalo at magiging tumubo ang kanyang flowers. Hindi siya mawala ng flowers pag direct. Tsaka parang magiging buhay yung leaves niya. Kasi pag hindi ko siya dinirect sunlight, parang nalalanta yung leaves. Parang hindi siya masaya. Yun. Masaya siya. Para sa akin itong pink, masaya siya pag dinirect sunlight. Itong green naman, partially shaded lang yung green na to. Hindi siya nawawala ng flowers. Itong green, hindi siya nawawala. Ito, pwedeng partially shaded lang. Huwag direct sunlight. At ito naman, pwedeng direct sunlight, pwedeng partially shaded. Ito, kasi pag direct siya, sunlight siya buong araw, ito, nagiging mas darker ang kanyang pagiging brown. Pero hindi pa siya, wala pa siyang bulaklak at sugnaw. Pero kulay red na nito. Yun, about sa watering, kailangan lang din nilang matuyo muna yung kanilang soil bago natin i-water. At kailangan lang pong right
mix soil din po, well drain yung soil at hindi po sa hindi po siya magiging saging soil pag well drain. Yan. Kasi malalambot yung stem ng mga to. Malalambot yung mga stem nila. Gusto rin niya ng tubig nito. Hindi sila ano, hindi sila sensitive about sa tubig. Pero kailangan lang po nating i-well drain para hindi lang sila maano, hindi lang sila magsasagi, hindi sila kumbaga hindi sila ma yung oh, magiging overwatering yun. Kaya kailangan natin muna patuyuin yung kanilang soil bago mag-delay. At pag sa ulan naman, pag nauulanan sila, dun sa pinagsasabitan ko, nauulanan din sila. Gusto rin nila yung rainwater. Lahat ng plants natin, gusto rin ng rainwater para maiba naman yung ano, fresh yung water, mabilis yung kanilang paglaki. That's all for today's video. Thank you so much for watching and please do subscribe to my channel and click the bell notifications down below to get notified for our future videos. Thank you. Bye-bye.